Huwag naman po sana dahil sa masamang politika. Yan ang pag-iusap ni Pasig City Mayor Vico Soto matapos mabuking na hindi pala taga-Pasig ang karamihan sa mga sumugod sa City Hall para iprotesta ang bilyong-bilyong pisong halaga ng new City Hall project. Sa kabila niyan, bukas daw ang alkalde na sagutin ang mga tanong tungkol sa proyekto. Kaugnay niyan, magkakasama natin, Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor Soto. Hi, Ma'am Cheryl. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa inyong oras, Mayor. Paano po ninyo napaamin na hakot lang pala mula pa sa Quezon City itong mga nagprotesta sa Pasig City Hall? Ayun nga po. Actually, a few minutes before, yung kumakalat po na video, a few minutes before po nun, ay may mga report na may dumarating ng mga van. Mm-hmm. Kaya sinilip ko po, pinuntahan ko po kung saan nakaparada yung mga van na ito. At least 10 vans yung nakita namin. Tapos nung nagsibabaan na po yung mga sakay nito, puro sila mga nakaputi, mm-hmm, kinausap ko po sila. Ito yung hindi pa yata kita sa video na kumalat eh. Opo. So kinausap ko sila isa-isa. Yung iba, parang masaya pa nga na makita ko. Tinanong ko po sila kung anong alam nila, anong kung saan ba sila nanggaling. Noong una, ayaw pa nila magsabi. Mm-hmm. Pero siguro mga 5-10 minutes po ako doon. Iba-iba pong taong kinausap ko. Hanggang sa may mga umamin isa-isa na taga-ibang lugar nga sila. Meron pa nga po taga Caloocan, pero karamihan taga Quezon City daw. Mm-hmm. Siguro, baka boundary area po yung pag-aakot nila. Mm-hmm. So yun po, sa dulo, nagtatawanan na rin kami. At yun nga, sabi naman nila, hindi nila alam kung bakit sila nandun. Basta may nag-recruit lang daw po sa kanila. Oh, doon po sa pagre-recruit sa kanila, Mayor Soto, nabanggit ba o natanong nyo kung may binayad po sa kanila para pumunta nga po doon? Ang sinasabi po sa akin ng mga taong nakaputi ay wala pa daw binibigay sa kanila noong time na nag-usap po kami. Yun lang sabi nila. Wala pa po. Yun lang sinasabi nila. Kasi magbibigay sa inyo? Basta sabi, mag-antay lang daw. Puro ganun lang po yung sinasabi. Mm-hmm. Siguro natatakot din sila magbigay ng iba pang detalye. Mm-hmm. At malamang, pag matapos po yung nangyari kahapon, malamang wala na nga silang matatanggap noon, Mayor. Na booking eh. Ayun ang hindi ko na po alam. Pero wala ho ba sila, Mayor Vico, na leader na tinuro na, ito ang nag-recruit sa amin, ito ang may pakana? Well, naintindihan ko naman po sila na siyempre natatakot po silang magsalita. Yung iba nagbigay ng konting detalye, nangako ako na hindi ko sila i-quote para magsalita sila ng konti. So, ayun po yung nangyari. Yung mga driver yata yung mas may alam ng buong sitwasyon. Mm-hmm. Kaso, hindi ko alam, baka mga sanay din kasi ito eh. So, hindi na natin talaga masasabi, pero ika nga, one can put two and two together. Mm-hmm. So with this po, ay nakita nyo, although sabi nyo nga po, ayaw nyo na magbanggit ng kahit anong pangalan, ay politika nga po ito. Wala naman pong ibang dahilan, Ma'am Cheryl, kundi politika. Ano bang magiging posibleng motibasyon para magkalat ng mga tabloid na may nagko-question daw ng proyekto, tapos after a few days, on the same day, lalabas sa ibang media outlet, tapos after a few days, may kakalat na press, ang tawag dito, press release na meron na rally na mangyayari, kinabukasan, tapos yung mga relyista, hindi naman pala taga-Pasig, nabuking lang po natin, tapos may kasunod po na complaint sa ombudsman. So, yes. Sunod-sunod eh. So, hindi naman po nangyayari yan ng coincidence. Di ba? Tayo, kumbaga, opo. Common sense na lang po. Opo. Na bakit sunod-sunod at sabay-sabay. Kung isa-isa lang po, baka maniwala pa ako na nagkataon lang po. Mm-hmm. Pero sunod-sunod, tapos medyo questionable yung mga pangyayari, yun nga po, ang pinaka-red flag, yung mga sinasabing mag-rally,
ni hindi taga Pasig. So, ayun po. Talagang obvious naman, halatang halata naman po siguro. Actually, alam nyo, Mayor, I was able to get two messages ng Sunday about this 9.6 billion na budget sa pagpapatayo ng City Hall. Talagang meron pang, well, nakalagay, meron ditong media point person at merong sinasabing residente mula sa Rosario Pasig, founder ng Save Pasig Org. So may mga pangalan po dito. So I suppose ito na po yun. Since ito po ang kanilang... So, go ahead, Mayor Vico. Yes, Ma'am Cheryl. Yan nga rin po yung nabasa ko. Kaya ako po sila pinuntahan. Kasi ako po, pumunta po ako dun sa supposed rally site. Nire-respeto ko kung may tanong, yes. Kung may reklamo, o may pagpuna. Ako po, very transparent at yan yung isa sa advocacies ko na maging transparent ang pamahalaan, ang LGU. So pinuntahan ko po sila in the hopes na kung mayroon po may mga tao po na may tanong, makausap ko sila, malaman ko kung ano yung mga tanong nila at susubukan ko pong sagutin. Kasi wala naman akong tinatago. Nakabuklat po lahat ng dokumento, libro namin, ng budget natin, kitang-kita naman ng mga tao. So baka may mga kumakalat na disinformation o kahit legitimate question, ay willing akong harapin sila, willing akong sagutin ng mga katatong sila. Kaya ako po sila pinuntahan. Kaso nga po, pagpunta ko doon, ay ibang tao yung naabutan ko. Yung mga tao doon, hindi nila alam yung tungkol sa proyekto. I have friends in Pasig. Hawak lang sila na tarpaulin, pero hindi nila alam kung ano ba ibig sabihin nun. Opo, I have friends in Pasig at sinasabi nga, nababanggit naman po nila na may FOI po kayo na anytime ay pwede naman makita itong mga detalye. Kaya meron ding mga nagduda talaga na taga Pasig nga ba ito, bakit hindi nila alam yung FOI sa Pasig. Pero Mayor, ito na nga po, since naungkat na po ito no, sa issue ng New City Hall Project, bigyan nyo lamang po kami ng detalye, bakit inabot nga po ng 9 billion piso yung halaga nito? At bakit kailangan ng syudad ng bagong City Hall building? Okay, ma'am, nagsimula po itong proyekto na ito, nagsimula po yung ideya dahil nakita po ng mga engineers at engineering consultants po natin na structurally unsound ang main building ng Pasig City Hall. Number two, sabi nga ng mga kahit ng mga arkitekto, isang concrete jungle ang Pasig City Hall complex. Kailangan na po talaga natin ayusin. Number one, for the safety of people, we're talking about lives, buhay po at pinag-uusapan natin dito. Ngayon, nasa 8th floor po ako. Nung isang linggo, meron na namang narinig na sound na hindi namin malaman kung saan. Parang soft explosion, hindi na, tapos biglang may mga pinto na naman na hindi mabuksan. Several years ago, may loud explosion sound. Nag-jolt yung buong 8th floor at para daw nasa roller coaster yung mga empleyado namin, ang description nila. So medyo nakakatakot na po yung kalagayan ng City Hall. Opo. So kailangan na po nalaga nating gumawa ng panibagong City Hall. Same site po ito. At ang isang City Hall po, isang beses lang po ito gagawin sa mga buhay natin. In our lifetime, isang beses lang po ito gagawin. Kung maganda po yung gagawin natin, hindi lang 50-60 years, baka umabot pa ng 100 years yung ipapatayo natin. So ang ibig lang po sabihin, kung magpapatayo na lang din tayo ng bagong City Hall dahil sa pangailangan, gandahan na po natin ng konti. At rest assured, na magiging bukas po tayo, transparent sa gagawin po natin, yung 9.6 billion, hindi lang naman po building ito eh. Kasama po site development. Kasama po yung open spaces sa labas ng City Hall. Kasama po yung parking. Kasama po yung mga interior fit-out. Yung gamit sa home. So, sa totoo, hindi siya ganun kamahal pag tinignan natin yung pangkalakasan, yung buong picture. Pag sinabi po kasi natin 9.6, medyo nakakalula, malaking pera po talaga ito. Yes. Pero pag nakita natin kung bakit at pag nakita natin kung ano ang nilalaman po nito at ano ang kasama sa 9.6B, reasonable po ito. And again, this will last generations to come. At yun nga po, kasama po ang maraming bagay po. Kailan po ito matatapos, Mayor? Sa ngayon po,
ay ito po ay isang design and build infrastructure project. So, alinsunod po dito at sa GPTB rules po natin and guidelines, pina-finalize ng winning bidder ang ilan sa mga requirements na kailangan niya at isa-submit niya to hopefully within 2 to 3 weeks. Bigyan natin siya ng konting allowance kasi dapat pulido-pulido po yung isa-submit niya. Pag na-submit niya na po lahat ng requirements, including the detailed costing po natin, magko-contract signing na po, magsisimula na po, at sa best effort po tayo na matapos ito sa dalawang taon, sa loob ng dalawang taon. Mayor Vico, isingit ko na po ha, yung inihaing graft charges po sa inyo sa ombudsman dahil umano sa pagbibigay po ng 100% tax discount sa isang telecommunication company. Ano po ba ang sagot nyo rito? Una po, never tayo nagbibigay ng 100% tax discount na kahit sinong tao o kahit sinong grupo. Maaring penalties. Diba? Depende sa sitwasyon. Pero ayoko po mag-komento sa ngayon dahil wala pa naman po akong kopya niyan. Tandaan po sana natin at sana realize din po ng mga ikinig o mga nanonood po na ang isang complaint, madali lang po magpa-receive sa ombudsman. Kahit sino po pwede magpa-receive doon. Mm-hmm. At kahit sino po, pag natatak na po yun, pag natatakan na po siya ng receive, pwede po siyang ibigay sa media, pwede silang magpa-press release, magpa-press con, pero ano ba talaga ibig sabihin nun? And wala ka ng ombudsman. Kailangan respetuhin po natin ang opisina ng ombudsman at antayin po natin kung ano yung aksyon nila. Maaaring sabihin nila dismiss outright, maaari din naman mag-fact-finding pa po sila or clarificatory hearing. We will comply fully at confident naman tayo na kung may katanungan po ang kahit sino or kahit ang office of the home, masasagot naman po natin yan. Balikan ko lamang po yung una nating issue. 2025 pa po ang elections. Medyo maaga po kayo na po politika. Siguro po, ano po ang ating mensahe sa mga taga-Pasig at maging doon po sa mukhang pinupolitika na po kayo? Sa akin naman po, magtatrabaho lang ako ng magtatrabaho. Siyempre, pag may mga issue, may mga pangyayari na katulad ng fake rally, katulad ng kung ano man binabato nila, siyempre kailangan ko rin pong sagutin. Kailangan kong harapin. Ano? At naniniwala naman po ako na kung ano mang kasinungalingan ang binabato nila, kung ano mang pangumulitik o dirty tactics ang gagawin nila, babalik din sa kanila lahat yun. Pero sa akin, trabaho lang po na, focus lang po tayo, at everything will fall into place. Marami pong salamat sa inyong oras, Pasig City Mayor Vico Soto. Magandang tanghali po.